Noong si Heather ay maliit pa, siya ay napaka-cute at bibong bata. Siya ang nag-iisang anak ng mag-asawang James Mack at ng academic socialite na si Sheila von Wismack. Si James na kanyang ama ay isang batikang jazz composer at dahil may sinasabi ang kanyang mga magulang at solong anak, lumaki si Heather na sunod ang lahat ng gusto at sanay sa marangyang pamumuhay. Siya ang apple of the eye ng mag-asawa, ang kumumpleto sa katuparan ng kanilang mga pangarap, ang magkaroon ng isang masayang pamilya. Pero sadya yatang mapagbiro ang kapalaran dahil nung si Heather ay 10 taong gulang pa lang, dinapuan ang kanyang ama ng sakit na colon cancer. Mabilis ang naging paglubha nito. Kasalukuyan silang nagbabakasyon sa Greece nang ito'y pumanaw. Ang dating kumpleto at masayang pamilya ngayon ay kulang na ng isa. Napakalaking dagok nito para kay Sheila na ina ni Heather. Mag-isa na lang niyang palalakihin ngayon ang kanyang anak. At dito na nagsimulang magbago ang lahat. Kung titingnan sila sa panglabas, maayos naman ang pamumuhay ng mag-ina. Mayaman sila at nabibili lahat ang kanilang mga pangangailangan. Pero sa kabila noon, hindi na maganda ang pagkasama ng mag-ina. Parati silang nagpapamanglit at nag-aaway simula nang mawala ang kanilang padre de pamilya. Unti-unting naging pasaway si Heather. Madalas na nangyayari ito sa isang teenager. Parang isa itong proseso na pinagdadaanan para makakop ang isang naulila. Pero habang tumatagal, ay lalong napapariwara ito. Walang respeto at lumalaban sa kanyang ina at hindi nakikinig sa mga pangaral nito. Lagi itong nagkakating classes at ang mga binabarkada ay yung mga batang madalas na makikitang tumatambay sa mga kalsada. Pinagnanakawan na din ni Heather ang kanyang ina. Ayon sa isang kaibigan ni Sheila na si Elliot Jacobson, ipinagtapat nito sa kanya na grabe na ang pag-uugali ni Heather. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Natatakot siyang isang araw na baka kung anong gawin nito at mapahamak. Halos araw-araw ay nakakaranas din siya ng pananakit mula sa anak. Maiksi lang ang pasensya ni Heather. Sa kaunting bagay lang na hindi nito magustuhan ay agad itong sasabog at lilipad ang mga kamay. Katunayan, halos 80 beses na nakatanggap ang mga pulis ng tawag sa telepono ng mga insidente ng pananakit sa bahay nila. Madalas ay may mga pasasisila sa katawan. May mga insidente pa na itinulok siya ni Heather habang siya ay nasa banyo na ikinabali ng kanyang buto sa braso. Sa kabila naman nangyari, ayaw pa rin niyang mawalay dito. Mahal na mahal niya ang kanyang anak kaya hindi niya ito ipinakulong kahit man lang sana mabigyan ito ng leksyon. Nag-iisip si Sheila kung paano ba sila magiging magkaibigan ng anak. Silang dalawa na lang ang magkasama sa buhay. Gusto niyang maging maayos ang kanilang relasyon bilang mag-ina. Kaya nagpasya si Sheila na magbakasyon sila ni Heather sa Bali. Gusto niya makapag-bonding sila ng gusto, makapag-usap ng kalmado para malaman niya ang talagang niloloob ng kanyang anak. Lumipad sila patungong Bali na may business class ticket na nagkakahalaga ng $20,000. Nag-check-in sila sa isang 5-stars beach resort. Pero hindi pa sila nakakadalawang linggo sa kanilang bakasyon, dumating din sa resort na kanilang tinutuluyan ang boyfriend ni Heather na si Tommy Schaefer mula sa Chicago. Si Tommy ay pinalaki ng isang single parent, masayahin siyang bata at maraming mga kaibigan. Pero iniwasan na siya ng mga ito unti-unti dahil napapahamak sila sa mga kasinungalingan ni Tommy. Mahilig kasi itong magkwento ng hindi bilin. Ayaw na ayaw ni Sheila kay Tommy. Bad news ito at hindi magandang impluensya kay Heather. Sa mga kuha ng mga litrato ng mag-ina sa kanilang bakasyon, makikita na napakasaya nila. Ang gaganda ng kanilang mga ngiti. Para bang nalutas na nila kung anuman ang kanilang hindi pinagkakaunawaan. Walang senyales ng nagbabadyang trahedya na darating. Ang masakit, nagpapanggap lang pala si Heather. Niluluto na pala niya at ang kanyang nobyo ang isang maitim na plano. Tinatayang mahigit 9 oras simula nang dumating si Tommy sa Bali at rumistro ang kanyang imahe sa kamera nang pumasok siya sa resort patungo sa kwarto ni Heather at ni Sheila na may dalang metal na hawakan ng prutas na isinilid pa niya sa ilalim ng kanyang t-shirt. Binuksan ni Heather ang pinto ng kanilang silid
at pinatuloy si Tommy. Tahimik niyang nilapitan si Sheila na noon ay gising pa at walang kamalay-malay na nakahiga at inatake ito gamit ang metal na hawakan. Hinataw niya ito sa maraming beses. Ang sumunod na eksena na nakuhanan ng kamera ay nang lumabas na sina Tommy at Heather sa may lobby na may hila-hilang malaking maleta. Tumawag sila ng taxi at ikinarga ito sa likuran ng sasakyan. Sabay karipas ng takbo ang dalawang magnobyo. Nagtaka ang driver sa ginawa ng dalawang dayuhan. Bakit iniwan ng mga ito ang kanilang mga gamit sa kanya? Dahil diskumpiyado, mabilis niyang itinurn over sa mga pulis ang nasabing maleta at doon na nila nadiskubre ang laman nito. Ang wala ng buhay na katawan ni Sheila von Wismack. Wala pang kalahating araw ay natuntun na agad ng mga pulis ang magnobyo. Naka-check-in sila sa isang mumurahing hotel. Wala pang isang milya ang layo mula sa hotel resort na kanilang unang tinutuluyan. Ayon sa mga staff doon, nagtataka sila kung bakit nag-check-in ang dalawa nang wala kahit anong dala. Wala silang maleta at kakaiba ang kanilang mga ikinikilos. Kaya agad nila itong itinawag sa mga pulis. At tama ang kanilang kutob, may ginawa ngang masama ang dalawa. Ayon sa kwento ni Heather sa mga pulis, isang grupo ng mga kalalakihan ang dumukot sa kanila at siyang nagligpit kay Sheila. Pero nang kinumpiska ng mga pulis ang kanilang cellphone, doon na nila nadiskubre ang palitan ni na Heather at Tommy ng mensahe patungkol sa mga huling sandali ni Sheila. Napag-alaman nila na hindi pumunta si Tommy sa Bali para magbakasyon. Nandun siya para iligpit ang ina ni Heather. Halos inabot sila ng 6 na buwan para planuhing maigi ang kanilang balak. Ang kanilang motibo, para maangkin nilang dalawa ni Heather ang kayamanan na maiiwan ng kanyang ina. Ang una nilang plano, si Heather ang magliligpit dito kapag ito'y tulog na. Pero gabi na ay gising pa rin ang kanyang ina. Kaya sinabi ni Tommy sa kanya sa pamamagitan ng text na, "Sige, punta na ako dyan. Ako na lang ang tatapos." Dahil sa mga ebidensya laban sa dalawa, kinasuhan sila ng murder ng Indonesian court at napatunayan silang may sala. Si Heather ay nahatulan ng 10 taon sa kulungan at si Tommy naman ay 18 taon. Sa isang video na ini-upload sa isang social media site, makikita si Heather na nakikipag-party sa loob ng preso. Malakas ang mga halakhak at talagang masaya ito sa kanyang buhay doon. Sikat siya sa mga kapwa preso at maraming mga kaibigan. At kahit nakakulong, nakukuha naman niya ang mga gusto at may mga pribilehiyo na natatanggap. Pero nang interviewin siya online ng isang media outlet, pinabulaanan niya ang mga balita na nakikipag-party siya sa loob. Sinabi ni Heather na hindi niya yon magagawa sa kulungan pero pwede siya makinig ng music at saka nag-aalaga siya ng kanyang sanggol kaya imposible na makipag-party siya. Nabuntis kasi siya ni Tommy at ipinanganak nito ang kanilang anak sa loob. Ayon sa kanyang version, nang gabing maganap ang krimen, hindi alam ng kanyang ina na si Sheila na dumating si Tommy sa beach resort na kanilang tinutuluyan. Natutulog ito nung lumabas siya para tagpuin ang nobyo sa beach. Nagising ito at nagpunta sa may reception area. Siguro ay tinawagan ito ng receptionist at ininform dito na may isang tao na nangangalang Tommy Schaefer ang nag-check-in gamit ang kanyang credit card. Kaya napasugod ito sa may reception area. Nakita niya ang ina mula sa labas at nilapitan ito at galit na galit siyang kinumpronta. Pinakiusapan niya ang ina na bumalik na sa kwarto at matulog na. Pero kahit nasa kwarto na, ay hindi pa rin tumitigil sa panggagalaiti ang kanyang ina at mas lalo pa itong nangit-ngit nang sinabi niyang buntis siya at si Tommy ang ama. Kumuha ito ng kutsilyo at inamba sa kanya. Doon na siya nag-text kay Tommy at sinabing, "Tulungan mo ako." Pumasok ito ng oras ding yun sa kwarto nila at iniligpit ang kanyang ina. Ayon pa kay Heather, simula't simula, hindi na maganda ang kanilang samahang mag-ina. May kondisyon si Sheila na multiple personality disorder. Isang uri ng sakit sa isip at saka lulong din ang kanyang ina sa alak. Galit ang kanyang ina sa kanya at hindi matanggap kung ano siya, kung sino si Heather Mack. Kahit nung nabubuhay pa ang kanyang ama, laging may gulo sa bahay nila.
hindi siya makalapit sa kanyang ama dahil nagseselos ito. Karibal ang turing niya sa akin, ayon pa dito. Hanggang sa pumanaw na ang kanyang ama at mas lalo pang lumala ang kanyang ina sa dati. May araw siyang hindi nakakapasok sa school dahil kailangan niyang alagaan ito dahil lagi itong lango sa alak. Pero ayon sa isang email ni Sheila sa kaibigang si Elliot, bago sila lumipad sa Bali para sa kanilang bakasyon, sinabi nito na umuwi si Heather sa bahay at inumit ang cellphone ko at isa pang telepono. Sinabi niya sa akin na buntis siya. Anong gagawin ko? May magagawa pa ba ako? Ang email ay isinulat 2 linggo bago sila pumunta ng Bali. Kaya hindi pwedeng maging dahilan ni Heather na nagdeklap ang kanyang ina nang sabihin niyang buntis siya dahil alam na ito ni Sheila. Naniniwala si Elliot at 2 kapatid ni Sheila na magaling magmanipula si Heather. Sinungaling na ito kahit nung maliit pa at lumala pa habang ito'y lumalaki. Ayon pa kina Debbie at Bill, hindi kailanman gumamit ng bawal na gamot ang kanilang kapatid at hindi din ito lulong sa alak. At saka para sa kanila, anumang bagay na nagmula sa bibig ni Heather ay hindi dapat paniwalaan. Sinabi pa ni Elliot na ang paniwala niya, iniligpit ni Heather ang ina dahil sa pera. Ayaw niyang magtrabaho, ang gusto lang niya ay mabuhay ng marangya. Meron ding mga ebidensya na usapan sa text ni Tommy at Heather na inaakit nito si Tommy ng malaking halaga para gawin ang kanyang gusto. Ayon sa text, makakatanggap ka ng $11 million. 11 million? Aba, para na ako nasa langit niyan. Totoo ba yan? Baka hindi. Lol. Hindi totoo. Ayon sa kapatid ni Sheila na si Debbie, dahil ang nasa trust fund ay nagkakahalaga lamang ng $1.5 million.